Hello guys! Good morning! Sana okay lang kayo dyan. Kumusta ang buhay? Eto, nananghalian ako. Alam yung kinain ko? Coffee with rice. Yan, tamad magluto. Yan lang. Kanin, at saka kape. Yan, coffee with rice. Sanay sa hirap. Madali lang yan eh. Pangpaalis ng gutom. Kasi dami ko pang gagawin. Heto, ngayon, ang number one na gamot ng mga may diabetes. Ito yung McDonald's. Ewan ko lang sa Pilipinas kung meron. Ito yung binili ng amo ko. Ito yung gagawin kong juice. Maganda ito sa hindi ka makaihi kasi natry ko na eh. Yung hindi ako makaihi na talagang masakit na masakit yung kidney ko. Ato, nag-ano ako to, no? Nag-blender ako ito. Yung machine. Yung pang-mix ng fruits. Ito ngayon gagawin ko ito eh. Gawin kong juice ni mama. Gawin kong juice ng amo ko. Ito yung McDonald's ito. Ito, hinugasan ko na mabuti yan yung press. Yan, ganyan lang lahat. Ilalagay ko lahat yan, pati yan. Hiwain ko kasi malambot naman sa kamalinis. Pero ito, kailangan, pag bumili ka ng ganyan, ibabad mo muna sa asin ng mga 10 minutes or 5 minutes. Ibabad ko sa asin yan. Tapos, hinugasan ko na mabuti. Hinugasan yan. Ngayon, ilalagay ko na sa machine. Tapos, kung pwede, lagyan mo ng dagdagan. Ito, dinadagdagan ko ng cucumber. Ito. Dinadagdagan ko ng cucumber para may tubig. Kasi ito, konti lang ang tubig niya ito eh. Konti lang ito. Konti lang. Inalis ko yung yelo. Tapos, lagyan mo ng isang cucumber at saka isang apple green. Isang apple green. Para mas maganda. Yan ang number one na gamot. Kaya kayo guys, alam nyo, kahit na wala ka ng kahit sabihin mo kung nandito ka lang sa bahay at gusto mo na meron kang nararamdaman sa sarili mo na hindi ka makaihi, ganyan eh. Hindi naman tayo agad-agad nadadalhin sa doktor, di ba? Ito lang ang gamot ko, mga herbal, mga ano, ito. Kapag nakita ko na yan, kasi kapag nakita ko na ito, itong McDonald's na ito, nako, maglinis na ako, kuha ko ng konti, tapos lagyan ko ng isang apple na green. Hindi kami nawala ng apple na green. Tapos, cucumber. Inumin ko, papainom ko din yan sa amo ko. Ito yung, ako na nagturo ng gamot, pero napapanood din niya, kaya ina-advise din dito sa Saudi to, kaya yon alam niya, kaya lagi siyang bumibili. Kasi sumasakit ito yung mga balakang niya, kaya kailangan mag-inom siya ngayon. Kasi sabi niya, alam mo, pag matanda ka na, marami ka ng sakit. Gaya ko, marami na akong sakit. Kung hindi ako inom ng mga herbal medicine na ganito, yung mga McDonald's, mga lemon, nako, Diyos ko, ewan ko lang. Hindi ko naabot siguro yung AIDS ko na ganito. Kung at saka yung ano, yung may bisyo ka. Alam niyo totoo yan. Alam niyo ba yan? Kapag may bisyo ka, lalo na kung babae manhilig manigarilyo, uminom, di ba? Madali ka lang matepo. Yan o. Hindi mo maabot talaga yung 50 years old. Yan, di ba? Yan ang advice ng mga doktor, di ba? Kailangan, kung gusto mo rin na medyo mahaba yung pakisama mo sa mga anak mo, bawas-bawas ng bisyo. Lalaki man o babae, mahilig manigarilyo, mahilig uminom. Ha, yan ang number one na sakit. Tapos yun, syempre, maano yung lungs mo or masisira lahat yung katawan mo. Di wala. Kaya nga ito, ngayon gagawin ko na to. Tapos lalagyan ko na ng isang apple at saka isang cucumber. O dalawa, kasi maliit yung cucumber namin. At dami ko pang trabaho. Ito lang ang anin ko muna, unahin ko kasi. Unahin ko muna yan. Tapos, ito pa, ang dami pa. Ito yung mga, ano, ito yung panlapang halos ano, sa pagkain. Yung ano ba to? Kusbarak. Kusbarak ito. Apat, mamaya hiwain ko yan. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Kundi, magtrabaho na magtrabaho para may pera, di ba? Yan lang ang buhay natin, tis-tis ng konti. Para sa ganun, may pera tayo at makaipon ng konting pera para makauwi na sa Pinas, di ba? Para at least, kahit mabuhay kung nandata sa Pilipinas, pwede na tayong magtanim ng mga gulay, di ba? Okay yun. Kaya nga, tapos yan, hindi pa niya naubos yung lemongrass niya dyan kasi hindi naman siya agad din nagpapagawa. Pero minsan nakakalimutan niya uminom. Kahit nagawa ko ng gawa, hindi naman niya ininom masyado. Eh kapag may diabetic ka, talaga alert ka sa, ano, sa gamot. Diba? Para mabawas yung injection. Kasi masakit yung may injection. Ako, araw-araw mag-injection ka. Ako,
kawawa, masakit kaya. Kaya nga tayo, maswerte tayo kung wala tayong diabetic, wala kang maintenance na gamot, pwede ka lang painom-inom ng mga herbal medicine, mag-inom ka ng prutas, magkain ka ng mga prutas, di ba? At saka, number one na gamot natin, kain tayo ng mga gulay, di ba? Yan ang advice ng mga doktor, nagparaging may, ano tayo, gulay. Hindi tayo mawala ng gulay, prutas, di ba? At saka yan, itong McDonald's na yan, ito, maganda talaga ito nag-ano ito gamot. Nasubukan mo na yan. Alam niyo ba noon? Diyos ko, grabe. Hindi na, parang mamatay na ako. Sabi ko, Diyos ko, ano, hindi ko na kaya. Alam mo ba kung magbili ka ng ano, yung pangpaihi na gamot, ang mahal dito, ang mahal. Eh, ito na lang, eh, kasi ito free, di ba? Ang dami, ang daming stock ni mama. O, nagbili ka lang ng dalawang balot. Inumin mo isang baso yon. Tapos inom ka na naman kinabukasan. Tapos isang apple, oh, di mas makaano ka doon, makaipon ka doon, makasave ka ng ano, pera, di ba? Kaysa yung bibili ka ng gamot. O, ang mahal-mahal, di ba? Ito mo lang bilhin mo, di ba? Masarap pa. Hindi pa yan, ano, hindi ka pa, ito pa, maganda to kasi sure na talagang magamot ka talaga at malinisan pa yung katawan mo, di ba? Kaya ito guys, ang masasabi ko sa inyo, lahat ito, kung hindi ka tamad, kung hindi ka puluso po, hindi ka tamad, at kaya mo rin gawin, di ba? Kaya ang nanay ko, kapag ako ang ano, nandito sa akin, makulit ako. E sabi ko, inumin mo yan, maganda yan sa katawan, pampaalis, pampalinis ng ihi. Daig pa ako ng doktor. Pampalinis ng ano, ina-advise ko yan araw-araw. Mag-exercise ka kasi bawal mabigat, bawal ang mataba. Kasi pag diabetic ka, di ba, lagi sinasabi ni Dr. Ong na kapag mabigat, ang diabetic, hindi pwede, kailangan mag-exercise. Eh kung tulog ka ng tulog, masarap matulog, di, mabigat ang katawan mo, di ba? Pero kung exercise ka ng exercise, trabaho ka ng trabaho, payat na payat ka, tapos kumain ka na lang konti, hindi ka matakaw sa kanin, lalo sa gabi, eh, maiwas ka sa high blood. Eh ako sa gabi, ang kinakain ko lang, tinapay at saka, kung hindi kape, ano, chai, at saka with halip, oh, okay na yun. Tapos kuha ka ng isang saging, oh di, buhay na. Eh kahit mahap din na yung tiyan ko, tiis-tiis lang kasi wala namang ano, hindi naman ako masyadong makakain ng marami kasi masakit yung tiyan ko. Kaya, yan, ito na lang guys, yeah. Kaya ito ang naishare ko sa inyo, ito, gagawa ko ngayon ng asira. Ito na. Kaya yan lang. Yan lang ang masasabi ko sa inyo, at sana manood din kayo, at huwag kayong magsawa na mag-subscribe sa aking channel. At unti-unti ko rin may improve. At sana, okay lang kayo dyan. At eto, okay pa rin tayo sa buhay natin. Yan, inom na lang tayo ng kape. Lunch, coffee with rice. Masarap. Magkain kayo kahit walang ulam. Kaya mo yan. Basta mayroon kang ilaman sa tiyan mo. Kuha ka ng konting kanin, magsaing ka, kahit wala na kasi nakakasawa rin ng itlog, di ba? Manok, araw-araw manok, mag-allergy ka, magtutuwa lang, inom ka ng kape at kanin. O, di ba? Kasi dito, wala ka namang mabiling gulay kung hindi ka pupunta sa labas. Yan. O, di yan, mag-inom ka ng kape, yan ang free. Ah, ubos na naman ito. Ubos na na. Ang takaw ko, ubos na naman. Pangalawa. Pangalawang coffee na iwan ko to. Pang start siya ito nung Ramadan, nung lockdown. Ito na, dalawa yung binili ng amo ko, maubos ko na. Ano kaya ang rason ko? Sasabi ko, hinto ko na lang yung ano, yung kape kasi ang sarap kaya ito. Ang sarap na pag nakapit ko, ang sarap. Yung anong pangalan nito na kape? Nescafe, pero anong pangalan niya nito? Ay, Prime. Kaya pala masarap. Ito yung ano, ito yung binibili niya para sa akin. Alam niyo guys, ang dami kong naiubos. Dalawang ganito na. At saka yun, naku, Diyos ko, sobrang tao ko sa kape. Ewan ko ba, bakit ako ganun? Kaya siguro nasira na yung kidney ko sa kape. Ay, naku. Kaya huwag niyo kong gayahin na mahilig sa kape. Bawas kayo dyan ng kape. Yan ang bisyo ko, kape. Kape. Pero hindi naman ako magkape kung walang gatas. Ayoko. Ito na lang. Yan. Itong bilhin nyo, Prime Coffee. Masarap. Pure. At saka may halong mga ano, may halong mga, ano ba to? Marami. Basta maganda. Okay na guys, bye-bye. Ingat kayo palagi. At heto, kape na lang tayo para malis yung mga pagod at homesick natin. Ayan mo lang yung homesick. Pag mong isipin yung homesick, matatapos din, di ba? May awang Diyos, mawawala din ng
COVID. Maayawang Diyos, di ba? Mawawala din yan. Hindi tayo pababayaan niyang Panginoon. Basta magdasal lang tayo ng magdasal. Basta huwag kalimutan kumain at mag-inom din ng mga itong mga herbal. Ito ang number one, mga herbal medicine. Kaya ito masasabi ko sa iyo guys, huwag kayong maging tamad. At kung yung amo mo nahihirapan na, mahirap na siya, sobrang taba-taba, tapos hindi siya makaihi, i-share mo. I-share mo ito kabayan. Para at least magaano naman ang buhay niya. At kapag buhay pang amo mo, di marami ka pang araw na magtrabaho sa kanya, di ba? Eh, mahirap na, di ba? Oh, yan lang masishare ko sa inyo. Ayan guys, bye-bye!